It is good to be in the house of the Lord. Shall we all arise and as we continue our study in the Gospel of John, we'll be hitting chapter 14 by this time. So I entitled our sermon today, When Living Means Living, and we'll deal with the whole chapter, but we will just read verses 1 to 14. So if you have your Bibles with you, I hope you have your Bibles with you. We'll go to John 14. Let us learn together and grow together. Verse 1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me except through me. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Nasaan verse po ako? Very good. Verse 11. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. These are the words of the Lord. Speak to us, Lord. Makapun na pambag isa. Okay, the book of John chapter 14, actually starting from verse 13 up all the way to chapter 17, ito na ho yung last night of Jesus with his apostles. So this was his last night. And all throughout chapter 13 hanggang chapter 17, Jesus was laying down all the cards. Sinasabi ni Jesus, there will be hard times. There will be sufferings for my sake in your life. This will be the last night of our fellowship together. And I am about to be crucified. Okay? So ito na ho yung huling gabi ng pagtitipon ni Jesus kasama ho ang mga apostol. And Jesus knew that they were shocked, quote unquote. They were surprised. The apostles were not expecting that he will leave them or he is about to leave them. Hindi na-expect ko yun ng mga apostles. Just like most of the people there, they were expecting him that they will establish a literal kingdom. That they will overthrow yung Roman Empire and they will establish a kingdom for Israel.
Some of them even sees Jesus as the political Messiah and not the spiritual Savior of their soul. Kaya ganun po yung mga sunod-sunod na tanong nila. Nagtanong si Thomas, nagtanong po si Philip. You know, kung isipin po natin, nasa stage ng pagpapanik sila. Lord, ano to? Pakita mo sa amin, anong nangyayari? That's why Jesus said and quoted these verses in John 14 to comfort them, to prepare them. So when Jesus says He was about to leave them, or He's about to leave them, yung sinabi ko ni Jesus na malapit ko na kayong iwan, anong ibig sabihin ni Jesus? Yun ang pinag-usapan doon sa first few verses ng John chapter 14. Ano bang ibig yan sabihin? To the point, sinimulan niya na sa verse 1, do not let your hearts be troubled. Sabi niya, trust in God, trust also in me. Tapos binigyan ng diin na, hey, when you see me, you see the Father. No? Pag nakita niyo yung ako, nakita niyo na rin yung Ama. Yung Ama ko. Because we are one. Do you get the point? Now, a lot of preachers will use John 14 verse 1 to pertain sa mga troubles natin. Hindi ka nakabayad ng Maynila, di ka nakabayad ng kuryente, o di ka o may ginawa ka mga decisions and steps sa buhay mo that causes troubles in your life. Well, we can relate it to our circumstances, but the trouble here is not the troubles of life. The troubles of losing Him. If you will be faithful to the interpretation of this text, it's all about the troubles of losing Him. Pero sabi ni Jesus, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. If you trust God, you are trusting me. The way you trust God should be also the same way that you trust me. Bakit? Isa lang kami. Hindi naman kami magkahiwalay. Magkaisa lang kami. Okay? So, ano ibig sabihin ni Jesus when He said to the apostles, I'm about to leave you? Number one, let me say this. For Jesus, leaving them means, dying. As simply as that. Sinabi ni Jesus sa kanila that He will be killed. Over and over and over again, all throughout the Gospel of John, and even in the other Gospel, prior sa crucifixion ni Jesus Christ, sinasabi niya, I will be killed. I will give my life. Quickly, no? John 13, 33. Sabi niya, dito sa passage ito, let the little children, sabi niya, little children, yet a little while I am with you, you will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, where I am going, you cannot come. He's been proclaiming that He will leave them, that He will not stay with them, well, physically, and the way that they are expecting Him to stay with them. John 14, verse 18 to 19. Sabi niya, I will not leave you as orphans, I will come to you. Yet a little while, and the world will see me no more. The world will see me no more. John 14, 27 to 28, peace I leave with you, my peace I give to you. Excuse me. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I will come to you. See, Jesus was telling them, I am about to leave you. And my leaving means dying. Pero He assured them, I will come back to you. See, the resurrection message
Sabi niya, mamamatay ako, iiwan ko kayo, mamamatay ako, pero babalikan ko kayo. Hindi para dalawin kayo, multuhin kayo, no. Babalikan ko kayo to rescue you. To allow you to witness the plan of God. Kasi hindi lang naman yung plano ng Diyos na si Jesus ay yung kanyang anak ay mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan and that's it. No. It is still in the plan of the Father that He will be resurrected. Kasi what good is it? Na namatay siya sa cross, sa Calvary, claiming that yung ginawa niya ay para tubusin tayo sa ating kasalanan without the resurrection. Katulad din siya na maraming mga tao nag-claim na sila yung Messiah na matay pero hindi nabuhay. What spells the difference between the cross of Christ and the other crosses, the death of Christ and the other deaths? What spells the difference? Jesus rose again. That spells the difference. Hindi po pagkakaiba natin ng ating pananampalataya. Namatay po si Muhammad ng Islam, no? Hindi po siya nabuhay na maguli. Nandun po sa Mecca yung kanyang mga buto. Namatay po si Buddha. Hindi po siya nabuhay na maguli. Pinagpira-pirasoho ng mga disciples niya ang kanyang katawan at kinalato. No, namatay ho si Manalo. Hindi siya nabuhay na maguli. Namatay ho o pinatay ho si Jose Rizal. Hindi po siya nabuhay na maguli. Si Jesus Christ namatay ho 2,000 years ago sa Golgotha at nilibing ho doon sa bagong-bagong libingan na pagmamayari ni Joseph of Arimathea. And but after 3 days, He rose again. Siya'y nabuhay na maguli. That spells the difference. Kaya sabi niya, do not let your hearts be troubled. Trust in God, sabi niya, trust also in me. Okay? Siguro nag-ring kila Peter at sa ibang mga apostles yung sinabi ni Jesus, wasakin nyo itong templong ito, makaraang 3 araw, ito ay aking muling ibabangon. That spells the difference. Kaya troubled yung heart nila because when Jesus says, I will leave you, what He meant by that is that He will die. Siya ay mamamatay. Lahat po nakikinig magsabi ng amen. Tandaan po natin, siya po ay namatay not just for the sake of dying but to fulfill the Father's will. Hindi po siya namatay dahil gusto nilang mamatay. Ayaw na ngang ipako sa krus. Remember? Yung nag-pray po siya sa Garden of Gethsemane, Father, remove this cup away from me but not my will. Let your will be done. Sumunod lang po siya doon sa disenyo at kalooban ng Panginoon para sa ikaliligtas ng bawat isang mga pinili niya katulad po natin. John 3:16, what does the Bible says? For God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan sa ating mga makasalanan, kaya niya ipinagkaloob ang kanyang anak. At ang sabi doon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, we should take note of that, mga pati, itong John 3:16. Because that is the ultimate plan of God. Na hindi po mapahamak sa galit ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, sa sumpa ng Diyos, sa impyernong nilaan ng Diyos, sa lahat ng kanyang, ng mga taong hindi mananalig sa Kanya, kundi sila po yung pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. The Bible says, For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. For our sake. Inisip ng Diyos, ikaw at ako. Inisip ng Diyos yung mga makasalanan. At mula doon sa lahat ng makasalanan na karapat-dapat ng kaparusahan, banal na parusa ng Diyos, pumili po siya ng ilan. At inisip niya po na sila ho ay kabagan at sila po ay iligtas. At lahat po ng mga pinili niyang mga ligtas, tayo ho ay pinangbanal, naging matuwid sa kanyang harapan dahil sa kamatayan ni Kristo Jesus. Ulitin ko lang ho. Pag wala hong
kamatayan ni Kristo Jesus, wala hong kaligtasan. Kung wala pong kamatayan ni Kristo Jesus, wala hong katuwiran. Walang kabanalan sa atin. Hindi tayo pwedeng maging karapat-dapat sa Diyos kung wala hong kamatayan ni Kristo Jesus. Kaya nga ho sumigaw siya ng tetelestai. Bayad na. Tapos na. Nabayaran na. No? Sino po ang nagbayad ng ating mga kasalanan? Hindi ho si Jesus, ang Diyos, Ama. At ang pinambayad po ng Diyos Ama ay ang kanyang anak. At si Jesus po ay naging willing sacrifice na siya ang maging kabayaran o ransom para po sa ating mga kasalanan. Sino ho tayo? Sino ang iniisa sa atin dito ang mga pagsasabi na karapat dapat siyang iligtas ng Panginoon? Karapat dapat siyang gawan ng kabutihan at kahabagan ng Diyos sa kanyang buhay? Wala ho eh. Lahat ho tayo makasalanan. At karapat-dapat ho tayo sa galit at poot ng Diyos. Pero imbis na tayo po'y parusahan, tayo po'y kanyang kinahabagan. Imbis na tayo po ay buhusan ng kanyang galit, tayo po ay biniyayaan niya ng awa ng kapatawaran. 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25. Sabi doon, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. So yung kamatayan ni Kristo ay hindi lamang po sa kaligtasan natin, kundi para sa kabanalan natin. Yung kanyang kamatayan daw ho ay para tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay lamang para sa kanyang katuwiran. Kaya ang bawat isa po sa atin dito ay may kakayanan na tumanggi sa kasalanan at may kakayanan na mamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon dahil kay Kristo Jesus. Totoo lang mga kapatid, pag meron pong kumakatok na tukso sa buhay mo, tukso ng kalasuan, tukso ng galit, tukso ng walang kapatawaran, tukso ng kamunduhan, at nag-iisip ka kung gagawin mo ba ito o hindi, o bubuksan mo ba ang pinto na, sa mga tuksong ito sa buhay mo o hindi, ang sagot ho doon ng mabilisan, hindi. Sa tuwing may umaharap na tukso ng kamunduhan, kalasuan, kasalanan sa iyong buhay, isipin mo kagad, ikaw ay pinangbanal, ikaw ay pinatawad, ikaw ay niligtas ng Diyos sa mga bagay nito sa pamamagitan ng paghandog niya ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo at sa katagumpayan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Naintindihan po ba natin? Hindi ka na magtatanong, gagawin ko ba ito o hindi? Susunod ba ako o hindi? Titikim ba ako o hindi? Hindi ka na magdadalawang isip. Dahil alam mo na ikaw ay hinirang ng Diyos para mamuhi sa kasalanan at mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Sa mga buhay po natin, tayo may mga tukso. Iba't ibang klase po ng mga tukso. Para tayo po ay makagawa ng kasalanan. Para tayo po ay lumayo sa Diyos. Para pa tayo ho ay makalimot sa Diyos. Marami ho yan. Araw-araw, iba-iba. No? Iba't iba rin po ang intensity sa buhay natin. Okay? Yung makapag-isip lang ho ng masama sa kapwa-tao. Lalo sa mga taong wala namang ginagawang masama sa iyo. Yung makapagkwento, makapagsalitakan ng negatibo sa isang tao. Lalo na hindi naman ito totoo. At lalo na wala namang ginagawang masama ang tao sa iyo. Yan po yung mga tukso. Mga tukso na ikaw na misis ay ayaw mong magpasakop kay mister. Na ikaw, mister, gusto mong dominahan si misis. Yung mga tukso na magsinungaling at sumuway sa mga magulang po natin. Marami ho, iba't ibang uri po yan. Pagharap mo pa lang sa cellphone mo, pagharap mo pa lang sa computer mo, na iba't ibang tukso na ho yan. Tuksong sumilip sa pornografiya. Tukso ho na mag-enjoy sa mga makakulto at mga makademonyong mga panoorin. Marami ho. Ng mga tukso na maaring
Dalhin ka sa pagbababad sa panonood sa YouTube, pero hindi ka dinadala sa pagbababad sa presensya ng Panginoon sa panalangin at sa kanyang salita. Napakarami ho niyan. Araw-araw, iba-iba hong klase at iba-iba hong intensity. Pero pag yan po ay dumating sa atin, lagi lang ating iisipin, si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ho ng talatang binasa natin, 1 Peter chapter 2, upang sa gayon, tayo ay mamatay sa ating kasalanan at tayo ho ay mabuhay sa katuwiran po niyang ating Panginoon. At sabi nito, by His wounds, past tense, you have been healed, for you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your soul. No, hindi na ikaw ang pastol ng buhay mo. Hindi na ang kamunduan, kasalanan, layaw ng laman ang iyong sinusunod. Ang sinusunod mo na, yung overseer, yung pastor talaga natin sa buhay natin. So, leaving them means dying. Pero ang resulta nito, living. That's why that is our title of the sermon. When living, pag-alis, means living. We cannot live the Christian life. No? If Christ didn't die on the cross and resurrected after 3 days. Tagalog po yun. Hindi natin kayang mamuhay ng buhay Kristiyano na ayon sa kalooban ng Diyos kung si Kristo po ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan at kung siya po ay hindi muling nabuhay. So that's number one. For Jesus, leaving them means dying. Second, for Jesus, leaving them means preparing. Let's all say preparing. And we can see this in our text. No, sabi niya sa verse 2, in my Father's house are many rooms. Sa Greek po, are many mansions. Not just rooms. Many mansions. If it were not so, I would have told you. Sabi niya, hindi ako nagsisinungaling. No? At hindi ako sinungaling. Kung hindi ito totoo, hindi ko sana ito sinabi sa inyo. I am going there to prepare a place for you. Let's all say prepare. Sabi ni Jesus, I will leave you to prepare a place for you. Okay? I will leave you to prepare a place for you. At sabi niya pa, and if I go and prepare a place for you, ito po yung assurance eh. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sarap po niyan. Totoo lang, kung pagbubulay-bulayan ho natin, no, kung liliwanagin ng Espiritu Santo sa ating kaisipan, yung verse 2 and verse 3. So Jesus has to die so He can prepare heaven for us. Galing na ho? I'll say it once again. Jesus has to die so that He can prepare heaven for us. Sabi doon ng Panginoon, I go to prepare a place for you. Pagsabi po sa inyong katabi, oh. Sige, kalabitin nyo, kapatid. Heaven for you. No? Pag sinabi ni Jesus na, by His going, He meant by that, it's all about His death and His ascension to heaven. Yun ang sinasabi na rito. Ang sinasabi rin ng Panginoon dito that I will prepare a place for you. Ang maganda ho rito, mga patid, no? Ang Greek illustration po nito sa original na pagkasulat to, inahalin tulad po ito sa isang tapat na kaibigan na sinasabi niya sa mga kaibigan niya, ititreat ko kayo. No? Rarentahan ko ang hotel na ito. Ihahanda ko ang inyong tulugan, ihahanda ko yung pagkain, ihahanda ko yung mga party fellowship natin, ihahanda ko lahat para sa inyo. Para pagdating ninyo, lahat ready na. Because I want to celebrate life with you. Okay? Hindi to dahil obligasyon lang ni Kristo, hindi ho. Yung preparasyon ni Kristo ay dahil po sa kanyang kasabikan
na mabigyang kasiyahan ang lahat ng kanyang mga piniling. Now, dito pinapakita sa atin na ang kalangitan ay isang literal na lugar na kung saan dito igugugol natin ang pangwalang hanggang relasyon natin sa Diyos. Ang kabaliktaran naman, ang Hades o Hell ay isang literal na lugar ng kaparusahan. At dito walang humpay na mararanasan mo ang poot at galit ng Diyos kung ikaw ay dito ang huli mong hantungan, ang impero. Hindi po sementeryo ang huling hantungan ng tao. Dalawa lang langit at impero. Eternal judgment at eternal comfort. Mapapansin niyo doon po sa verse 2, ang ginamit po mansion. Sabihin po natin lahat, mansion. Maraming mansion. Pero pagdating po sa verse 3, in-emphasize po yung place doon sa Greek ay home. Dalawang beses pong inulit sa verse 3. I will prepare a place. Sa Greek po, I will prepare a home. A home for you. At anong intention po ni Jesus? To take you to be with me that you also may be where I am. Okay? Ang intention ng Panginoon, lilika ako ng kalangitan upang sa gayon magkasama na tayo ng pangwalang hanggan. Walang distraction, walang Facebook, walang YouTube, walang kamunduhan, walang kalaswaan, walang kasalanan, magkasama na tayo for eternity. And I will be your light, I will be your delight, I will be your satisfaction, and you will experience the fullness of life. Amen? So it's a literal place. Kaya nga, nasabi ni Pablo, for me, to live is Christ and to die is gain. Diba? Paano masasabi ho yun ni Pablo kung ang kalangitan ay hindi ayon doon sa description ng ating Panginoon? Ngunit ang kalangitan ay hindi lamang po naayon sa description ng Panginoon, kundi totoo lang, hindi nating kayang arukin ang kagandahan ng kalangitan. E saan sa Biblia ho yun? Ano pong sabi ng Biblia? No eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. Well, hindi natin kayang arukin. Mamamangha ho tayo. Sa nilalang ng Diyos para sa iyo at para sa akin ang mga pinili ng ating Panginoon. Alam ko na marami na tayong natulugang mga lugar na hindi ho natin sariling tahanan. Sino po sa atin dito na nakatulog ka na sa magandang hotel room? Pakitaas mong kamay. Nakatulog ka na sa magandang, ganda ng hotel room na ito. Diba? O nakatulog ka na sa isang magandang Airbnb, yung tinigilan po namin sa Baguio. Maganda ho yung maliit pero ang ganda. Ang ganda ho ng bahay. Kaya masarap din ho yung tulog ko doon. Okay? Nakatulog na po rin kami sa mga bahay ng mga kaibigan, kapatiran, kamag-anak sa ibang bansa. Inatulugan po namin sa San Jose. Napakalaki ng bahay, napakaganda. Nakatulog na rin po kami sa Huntington, malapit po sa Venice. Alam niyo po yung sa California. Para ka na sa Italy pag ikaw po ay naroon. Napakaganda ho ng lugar at ng bahay din. Pero pag uwi namin ng Pilipinas, ang masabi mo lang, there's no place like home. Iba pa rin talaga yung pakiramdam, yung tulog mo, yung pahinga mo, at yung comfort na binibigay ng sarili mong tahanan. Miski sa pamantayan po ng mundong ito, walang sinabi ang bahay mo doon sa mga hotel rooms, sa Airbnb o sa mga bahay na tinigilan mo. Walang sinabi ang bahay mo, pero wala rin namang sinabi ang comfort ng bahay nating sarili doon sa mga magandang lugar na ating tinigilan.
So why are you saying this, Pastor Jeff? Ba't ko ito po sinasabi? Ito po kasi yung ibig sabihin ng home. Because a house can be a home. It can be a home. A house can be a home. But it's not always na yung house, home siya. Kaya nga, yung natulugan ho namin doon sa Baguio na Airbnb, hindi ho kami nag-hotel, kami po ay nag-Airbnb lang. Very homey. Mula sa pagpasok sa maliit na garahe, pagpasok po sa mga kwarto, sa kitchen, sa living room, napaka-homey niya. No? Napaka-homey niya. At walang demon spirits. So. I believe Christian yata yung may-ari ho niyan. So napaka-homey ho ng lugar. Kaya ang sarap ng tulog. Pero gaano man kasarap ang tulog namin doon sa Airbnb sa Baguio, wala pa rin sinabi ho sa tulog ko rito sa aming bahay. Are we getting the point here? Ang Diyos ay hindi lamang naghanda ng kalangitan, naghanda ng tahanan. I'll say it once again. Hindi lamang siya naghanda ng kalangitan, naghanda siya ng tahanan. Na tinitiyak ng Panginoon na pagdating mo sa langit, you will be comforted, you will feel comfortable, you will be at ease, and you will enjoy His presence. Come to think of it, napakaganda na ho ng ating mundo. Alam ko, may mga pangit ho na bahagi sa mundong ito. Pero marami pa rin hong maganda sa ating mundo. Okay? Yung kami po ay nandun sa Nevada, napakaganda ng mga lugar na pinuntahan namin. Yung blue sky, yung blue lake, yung lagoon, napakaganda ho ng mga sceneries. Basta ko, napakaganda ng creation ng Panginoon. Huwag ka na lumabas sa ibang bansa. Punta ka lang ho ng Benguet, makita mo, napakaganda ho ng mga kabundukan. Napakaganda ho ng paglalang ng Panginoon. Isipin nyo, kung napakaganda ng mundong ito, gaano ho kaya kaganda ang ating tahanan sa kalangitan? Amen? Tanggalin nyo ho si Kristo sa kalangitan, hindi na ho maganda ang kalangitan. Ang nagpapaganda ho sa kalangitan at sa buong kanyang nilalang ay walang iba, siya mismo. And sabi niya, siya mismo nagsabi, I will go and prepare a home for you. I will go and prepare a place for you. Let me ask you a question. Gising pa ho ba kayo? What makes a great place greater? I'll say this once again. What makes a great place greater? A lot of times, naalala ko po noon na yung ako po ay pinadala ng Panginoon sa UAE para tulungan po yung mga Filipino churches doon. Ang aking accommodation po, hindi o flat, villa. No, may garahe, pagpasok po, ang laki ng living room, ang laki ng kitchen. Tapos meron tatlong malalaking rooms sa taas. Centralized aircon. Ako lang po ang mag-isa doon. Monday, nandun ako sa isang room. The following night, sa kabilang room ako. Pero madalas, natutulog ako doon sa sala, sa living room. At ako lang ang mag-isa. The very first day na nakarating ako doon, sabi ko sa wife ko, tumawag po ako sa kay Sir Jeannie. Sabi ko, how I wish you're here. Okay? Yung nasa Israel po ako, nakarating kami sa mga gandang lugar, lalo po sa mga lugar na nasa Bible. Sinabi ko sa sarili ko, how I wish kasama ko si Jeannie. Yung aming last trip po sa Surigao, kasama si Pastor Francis at si Pastor Ray, doon po sa room ko, sa Tandag City, sa hotel room ko po, meron pong balkonahe, napakaganda ho ng kwarto, maliit pero malinis, maganda. May towel pang naka, alam niyo, parang swan, nakaganoon na towel, na nagkikiss na swan. Malinis, mabango. Pagbukas ko ng balkonahe, may maliit na balkonahe, tapos you are facing yung dagat. I called up my wife and I said to her, how I wish you're here.
So what makes a great place greater? If you are with someone that you love. Okay? When you are with someone that you love. Kasi pag nakapasyal ka tapos wala yung mga mahal mo sa buhay, sana narito mga anak ko, sana narito asawa ko, above all, to enjoy this place. So what makes a great place greater? Listen well. Because Jesus is there and you will enjoy Him forever. That makes a great place greater. Jesus was saying to us, I have this desire for you that I will bring you to my home. I will bring you to my heaven, and this is my desire for you. Ganda ho nang sinabi ni Matt Chandler, one of our young Reformed theologian. Still alive, of course. Sabi niya, heaven isn't a place for people who are scared of hell, but a place for people who love God. Ang kalangitan daw ay hindi para sa mga tao na takot sa impyerno, kundi para sa mga tao na nagmamahal sa Diyos. Tandaan po natin, ang pagmamahal natin sa Diyos ay nakikita sa ating pagsunod sa salita ho ng Diyos. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay nakikita kung paano din natin minamahal ang mga kapatiran. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay nakikita kung tayo po ay hindi chismosa o chismoso, hindi tayo mapanghusga, hindi tayo kritiko sa buhay, kahinaan, kapalpakan, ni kasalanan ng iba. Diyan ho nakikita ang pag-ibig ho natin sa Diyos. Unang aklat ng unang Juan, napakaliwanag ng pagtuturo ho ni Apostol Juan. Dahil napakadaling sabihin na, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang mga kapatirang minahal ng Diyos. Sabi ni Apostol Juan, sinungaling ka. Mahal mo ang Diyos dahil pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, pero hindi mo mapatawad ang mga kasalanan at kahinaan, kapalpakan ng mga kapatiran na nagkasala. Sinungaling ka. Hindi mo mahal ang Diyos. Dahil imposible ho na mahalin, sabihin mo mahal mo ang Diyos, o ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo. No, kung hindi ito na ipapamuhay sa iyong paikipagniig o paikipagugnayan sa mga kapatiran at sa mga taong nasa paligid mo araw-araw. Yun po ang maliwanag na mensahe ng apostol ng pag-ibig sa kanyang Epistle of 1 John. So when Jesus says that He will leave them, leaving them means dying, leaving them means preparing, and leaving them means believing. By the way, no, kung hindi ka enjoy kay Lord, hindi ka masaya sa iyong relasyon sa Panginoon sa mundong ito, you will never enjoy heaven. Because heaven is heaven because of Jesus. Huh? Kung hindi ka excited sa presence si Lord, sa worship service, sa Bible study, sa pakipag-usap sa Kanya, just to set aside all your works, all the business, set aside all the things that distracts you, and spend quality time reading the Bible in the morning or in the evening or in the afternoon, and you don't find it enjoying, then you will not enjoy heaven. Because heaven, God prepared heaven for those who love Him. Third, leaving them, the apostles, means believing. Let's all say believing. Now, verses 10 to 11, napakaliwanag doon. Sabi niya, I need to leave you so that you will believe. No, kailangan kong umalis, kailangan kong mamatay para kayo ay maniwala na ito ay programa ng aking Ama. Na ako ang pinili niya, na ako ang Mesiyas. Ako yung Messiah, the Anointed One. Pinili ng Diyos upang tubusin ang tao sa kapahamakan ng kasalanan at sa puot ng Diyos Ama. Ako yun. I need to leave you. I need to die so that you will believe. John 6,
John 6:29, anong sabi ni Jesus? This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Kayo ng work? I'll read it once again. John 6:29, this is the work of God. Bakit? That you believe in Him whom He has sent. Again, kayo ng work? Diyos. Work of God. Ano yung work of God? Yung faith mo. Kaya sabi doon ni Jesus, that you believe in Him whom He has sent. Na sinasabi ni Jesus, para maniwala ka, manalig ka, manampalataya ka sa Kanyang sinugo, sa Mesiyas, no, kailangan galawan ka ng Diyos. Do you get the point? So ang trabaho ng Diyos, ang galaw ng Diyos, ay gawaran tayo ng pananampalataya para manalig tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanyang sinugo. Do you get the point? No? Hindi ito, nanalig ka sa Diyos dahil ang galing mo. Nanalig ka sa Diyos dahil meron kang kakayanan at abilidad na manalig sa Diyos. Kasi kung ganun ang pananaw mo, napakayabang mo, kapatid, kaibigan. Tayo'y patay sa kasalanan. Walang relasyon, putol ang ugnayan sa relasyon natin. Wala ho tayong kakayanan. Na manampalataya, manalig sa Diyos. So ang Diyos mismo ang gumalaw, nagtrabaho para gawaran tayo ng pananampalataya at pananalig sa Kanya. Let me say this. Lahat po ng gising, magsabi na amen. Listen well carefully. May our faith move from informational to personal. No? Na, dalangin ko ho na yung ating pananampalataya o ating paniniwala sa Diyos ay hindi lamang huminto sa impormasyon. No? Kundi ito ay maging personal sa iyo. Sapagkat posibleng marami kang alam sa sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos. Pero unless nagalawang ka ng Diyos, hindi po ito magiging personal na pananampalataya sa Kanya. No? May kaalam, intellectual lang, pero walang ugnayan, walang intimacy, walang malapitang relasyon sa Diyos. Hindi po tayo naliligtas, no? Sa isang kaalaman sa mga pagtuturo patungkol sa Diyos sa Biblia. Nangaligtas po tayo dahil ginalawan ho tayo ng Diyos, pinakita kung gaano ho tayo kasama, makasalanan, at nangailangan ng tagapagligtas. At dinadala ho tayo ng Diyos sa isang makatotohanang araw-araw na ugnayan at relasyon sa ating Panginoon. Gadaw nang sinabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, ito po yan, sabi niya, a Christian is the result of the operation of God, nothing less, nothing else. No man can make himself a Christian. God alone makes Christians. A Christian is one who has been created anew. And there is only one who can create, namely, God. It takes the power of God to make a Christian. Dr. Martin Lloyd-Jones, a medical doctor by profession. Then God called him. He entered in a seminary and studied theology. So he has two doctorates. He is a doctor of medicine, at the same time, he's a doctor of theology. Kaya tawag ng D. Martin Lloyd-Jones. Okay? Ang sinasabi lang po ni Dr. Martin Lloyd-Jones is simply this. Galaw ng Diyos yun. Hindi mo pwedeng gawin ng sarili mo na Christian. Lalo kami mga pastor, wala kaming kakayanan, kapangyarihan, na gawin kayong Christian. All we need to do is to proclaim Christ. But that's the work of God. To make you a Christian, to make me a Christian, that's a work of God. Okay? And when God works in a person, you cannot resist it because He is God. Because if you can resist the work of God, it only means that He is not God. But because He is God, you cannot resist the work of His grace in your life. Okay? So sa sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga apostol, this is God's work.
I need to leave you guys for you to believe in the one whom He has sent and even in the one who sent me, my Father. Last but not the least, leaving them means empowering them. Let's all say empowering them. Pag binasa natin yung verse 12, up to 14, and even to the last verse of John 14, it deals about the work of the Holy Spirit. Kasi sabi niya, I will not leave you as orphans. Alam natin yung famous verse, John 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi sinabi na, isa ako sa mga daan. Sabi niya, I am the only way. Kasi sabi niya sa conclusion sa verse 6, no one can come to the Father except through me. Yung context, sabi niya, you know the way where I am going. That's heaven. You know the way. Kaya don't ever believe on those lies that through Mary, you can go to heaven. Through the church, you can go to heaven. Through the other saints, you can go to heaven. Through a lot of good deeds and good works, you can go to heaven. These are lies. Yes, we are saved by works and only by the finished work of Christ. Not your works, not my works, but the finished work of Jesus Christ on the cross. Tetelestai, it is finished. It is paid. The debt has been paid. Kaya sabi ni Jesus, I need to leave you guys so that you will be empowered. Sabi niya pa nga, if you will read those verses, sabi niya, you will do greater things. Because I will be sending someone that will empower you. Who will empower you. Kaya nga, yung question na, what is God's agent for this empowered life? Actually, the right question is, should be, who is God's agent for this empowered life? And we all know the answer. In-outline na po, from verse 15 to 31, yung work ng Holy Spirit. Let's all say Holy Spirit. Remember this po, no? The Holy Spirit is not the power of God, neither the presence of God. The Holy Spirit is God. I'll say this once again. The Holy Spirit is not the power of God nor the presence of God, but the Holy Spirit is God. He is part of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So ano po yung role ng Holy Spirit? Quickly, matapos po tayo. Number one, He will be our eternal counselor. Verse 16 up to verse 17. No? Siya yung ating pangwalang hanggang tagapagpayo. Siya yung ating matalik na kaibigan. Siya po yung gagabay ho sa atin. Pangwalang hanggan. Hindi ka lulubayan ng Espiritu Santo. Kaya sabi po na aklat ng Epeso, are we all listening here? You are sealed with the Holy Spirit until the coming of the Lord. At siya ho ay dependable. Bakit? Binanggit po sa verse 16 to 17. Bakit dependable, maaasahan ng Holy Spirit? Because una, He is part of the triune God. Kasama ho siya doon sa tatlong persona ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pangalawa, sabi ho ng Bible, He is the Spirit of Truth. Are we all listening here? Siyang Spirito ng katotohanan. Kung nakapagsisinungaling tayo sa ibang tao, kung nakapagsisinungaling ka, nakapaglilihim ka sa magulang mo, kilala ka ng Espiritu Santo. Walang lihim sa Espiritu Santo. Walang makapagtatago sa Espiritu ng Santo. Sa Espiritu Santo. Dahil sa Espiritu ng katotohanan. At ang sabi ng Bible, He will dwell in us. Kaya totoo lang mga patid, huwag mo isipin na porkit matagal ka na umatin sa church na ito kaya ikaw ay ligtas. Kailangan suriin mo ang puso mo. Ako ba ay nagnanais at lumalago sa pamumuhay ng may katotohanan? Sapagkat tayo pong pinaghaharian ng Espiritu Santo, listen carefully, tayo pong mga pinaghaharian ng Espiritu Santo, tayo po na sinasabi ng Biblia na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, tayo o ay sinasanctify niya, nakikinig po ba bawat isa? Tayo po ay pinangbabanal niya at dinadala niya sa katotohanan. Lahat ng mga kasinungalingan sa buhay natin, tinatanggal niya na ho yan dahan-dahan. Lahat ng kasinungalingan. Alam niyo ba ang kayabangan ay kasinungalingan?
Nagyayabang ka nang hindi naman totoo. Kahit anong aspeto, anumang kayabangan, ito po'y kasinungalingan. Okay? Lahat po ng mga bagay na hindi totoo sa ating buhay, pag tayo po'y pinag-aharian ng Espiritu Santo, tayo ho ay pinangbabanal ng Diyos. Dahan-dahan. Hindi mo biglaan. Dahan-dahan. Nasasaksihan ko po yan sa buhay ko. Nasasaksihan niyo po yan malamang sa buhay ninyo. Na dahang-dahang tinatanggal ng Diyos ang mga pagsinungaling, ang kayabangan, ang mga pandilinlang, ang mga pandaraya, ang mga bagay na hindi totoo sa buhay mo. Dahang-dahang nililinis tayo ng Diyos. Na ang akala mo ang mga bagay na ito ay magbibigay ng kasiyahan sa iyo, dahang-dahang inaalis tayo ng Diyos doon. Okay? Kaya maaasahan po ang Espiritu Santo, mahal sa dala natin, dahil siya po ay Diyos, siya po ang Espiritu ng katotohanan at siya ay nananahan sa iyo. Tandaan niyo po ito. Sabi ho ng aklat ng Roma, walang taong pinananahanan ng Espiritu Santo na namumuhay sa laman, sa layaw ng laman. Wala ho. Ang sino mang sabi po ng Roma, aklat ng Roma, namumuhay sa layaw ng laman, no? Siya ay wala kay Kristo. Ay, sabi doon, wala ang Espiritu Santo sa kanya, at dahil wala ang Espiritu Santo sa kanya, siya ay wala kay Kristo. So kung nag-enjoy ka sa layaw ng laman, hindi ka malang nako-convict, hindi ka lang nagkakaroon ng guilt, hindi ka malang nagsisisi sa mga ginagawa mong gawaing makalaman, sipin niyo po ito. Ang sabi ho ng Biblia, walang Espiritu Santo sa iyo, at kung walang Espiritu Santo sa iyo, ay wala ka kay Kristo. Ibig sabihin po ni Pablo, hindi ka ligtas. Nanuhan niyo po ako? Kaya po sabi po doon sa Roma na yon, sa kapitulo ng Roma na yon, sabi niyo, huwag mong linlangin ang iyong sarili. Kaya mahalaga po na nagsusuri ho tayo. Pangalawa, ang Holy Spirit po ang ating usher leading us to a love relationship with Christ expressed in obedience to His commands. Mababasa po natin yan sa verse 18 hanggang 24. Yan ang role ng Holy Spirit. Dalhin tayo kay Kristo at dalhin po tayo sa mga utos ni Kristo. Sapagkat sa ganung paraan, magkakaroon po tayo ng matibay na ugnayan at relasyon sa Kanya, mapagmahal na relasyon sa Kanya na pinamamalas o pinakikita sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Okay? Totoo lang ho, sa mga totoong pinaghaharian ng Espiritu Santo at ang kaligtasan ni Kristo, pagdating po ng Sunday, hindi ka na nagdadalawang isip, magka-church ba ako o hindi? Alam mong dapat ka mag-church. Di ba ho? Kung lagi ka nagdadalawang isip kung susunod ka ba sa mga hayag na at klarong bulgar na utos ng Diyos, eh may problema ang puso mo. Kapatid, magbibigay ba ako na may katapatan kasi yan sa tithes and offering ko? Hindi na ho pinag-iisipan yan. Ginagawa na ho yan, sinusunod na ho yan. Susunod ba ako sa magulang ko? Hindi. Hindi na ho pinag-iisipan yan. May kapag-sex ba ako sa boyfriend ko, sa girlfriend ko, miski wala pang bas-bas ang kasal? Hindi na ho pinag-iisipan yan. Ng mga totoong pinag-aarian ng Espiritu Santo. Magpapasakop ba ako kay Mister? Hindi na ho pinag-iisipan yan. Ginagampanan na kagad ho yan. Mamahalin ko ba ang asawa ko sacrificially and with servanthood? Hindi na ho pinag-iisipan yan. Magbabasa ba ako ng Bible o hindi? Hindi na ho pinag-iisipan yan. Kung talagang pinag-aarian tayo ng Espiritu Santo at si Kristo ay suma sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ay binibigyan ni Jesus ng Diyos ng definisyon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban, lalo tigit sa mga hayag ng kalooban ng Diyos. Magnenegosyo ba ako ng 5-6? Hindi na pinag-isipan yan. Kasama ba ako sa tropa para kami mag-chonky o mag-session? Hindi na pinag-isipan yan. Sa mga taong pinag-aharian ng Espiritu Santo at ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya ang warning niya ho sa verse 24, He who does not love me will not obey my teaching. See? So pag wala ho tayong love relationship with God, you will not obey His teaching.
Ganun lang kasimple yan. Paano malaman na ikaw ay ligtas? Ikaw ay sumusunod sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. Maaring hindi perpekto. Minsan sumasablay ko tayo. Pero nandun ang paghahangad mo na makasunod sa salita ho ng Diyos. Naunuan po ba natin? Si Jesus po ang nagsabi nito, hindi ho si Pastor Jeff. Read in verse 24 of John 14. Sabi niya, "He who does not love me will not obey my teaching." Pangatlo, regarding sa Holy Spirit, matapos na ho tayo. He is our faithful teacher. Verse 25 to 27. Sabi ho ni Jesus, "He will teach us all things about God and godliness." Yan po ang role ng Holy Spirit. Kung bakit lumalago ang relasyon mo sa Panginoon, kung bakit lumalalim at lumalago ang kaalaman mo patungkol sa Diyos sa Biblia, dahil sa Espiritu Santo. Hindi dahil kay Pastor Jeff o sino mang preacher. Lumago ang aking pagkilala sa Diyos dahil ang galing ng pastor namin magturo. Hindi ho, ang Holy Spirit ho yun. Kung bakit din ho magaling magturo ang mga preachers natin, dahil din po sa Holy Spirit. Diba? Hindi naman ho kami magkakaroon ng hangarin na isin na mag-aaral ng 3 hanggang 4 na araw sa isang sermon at araling mabuti ito at ipahayag ito ng may katapatan at may passion sa inyo, kung hindi rin ho kami ginalawan ng Holy Spirit. At gano'ng kaganda ang aming paghahanda, gano'ng katindi ang aming mga pagsusuri ng mga talata ng Biblia, hermeneutically speaking, pag ang puso nyo ho ay hindi ginalawan ng Diyos, ng Espiritu Santo, hindi nyo rin ho mauunawaan ang mga tinuturo namin sa inyo. Okay? Maaring handa ho ang preacher, pero ang puso ng mga listener ay hindi handa. Maaring handa ang puso ng mga listener, pero ang puso ng preacher ay hindi handa. Kaya kailangan ho nating lahat ang galaw ng Espiritu Santo. Salamat sa mga kapatiran po na nag-a-appreciate, nagte-text, nagpapasalamat po sa akin sa messenger at maging sa personal. Pastor Jeff, salamat sa sermon mo. Salamat Pastor Jeff sa sermon mo. I appreciate that. Salamat po. Mabuting pag-uugali po yan mga kapatid na tayo po marunong magpasalamat. Okay? Pero higit sa lahat, magpasalamat tayo sa Espiritu Santo na pagkatapos po ng gawain, paglabas po natin sa pinto sa likuran, sabi natin, "Lord, salamat. Espiritu Santo, salamat. Muli mo akong kinausap. Muli mo akong tinuruan." Why? Because the Holy Spirit is our faithful teacher. Siya rin po yung nagpapaalala sa atin. Gusto mo nang upakan si Mister dahil sa kanyang tigas ang ulo, pero nagpigil ka. Yung pagtuturo ng pagpipigil mo, Espiritu Santo ho yan. Dahil ang work ng Holy Spirit, hindi lamang tayo turuan patungkol kay God, kundi turuan din tayo sa isang buhay na tinatawag nating godliness. Okay? And the Bible, Jesus even says that He will remind us everything He taught us. Yung Holy Spirit yun. Nagkaroon ka ng problema, matindi yung karamdaman mo. No? May dumapong matinding karamdaman sa katawan mo. And then suddenly, papasok yung verse sa'yo. "By my stripes, you are healed." Papasok yung mga comforting words sa'yo. "I will never leave you. I will never forsake you." Paano mo naisip yon? Dahil naisip mo lang? Hindi. Our faithful teacher, the Holy Spirit, reminds you of what Jesus taught in the scriptures. Yun ang role ng Holy Spirit. E kung may mga naalala ho tayo mga verses, in times of trials, challenges in life, even in times na tayo po'y kinoconfront sa faith natin, biglang pumapasok po yung mga Bible verses sa ating kaisipan, these are the works of the Holy Spirit, our faithful teacher. Last but not the least, He will impress in our hearts Jesus Christ as our peace. Siya'y magbibigay diin sa puso natin na si Jesus ang ating kapayapaan. Na pagtingin mo doon sa bankbook mo, 200 na lang. Nasasabihin sa'yo ng Holy Spirit, "Don't worry. You have Jesus in your life. He will never leave you. He will never forsake you." Napupuno ka na sa problema mo sa anak mo o sa magulang mo o sa asawa mo. No? Nadedepress ka sa mga situations ng life mo.
Nasabi ng Holy Spirit sa'yo, Jesus is your peace. Jesus is with you. He will never leave you. He will never forsake you. No? Manganganak ka, inaasahan mo, normal yung pala, ikaw ay cesarean, ang budget mo, normal, pang normal delivery lamang. Wala kang, di mo alam kung saan kakukuha ng cesarean. Then Jesus will, the Holy Spirit will impress in your heart. Jesus will provide for you. Do you get the point? Nag-iisa ka sa bahay, natatakot ka, then the Holy Spirit will teach you, remind you, Jesus is with you and He will never leave you nor forsake you. That's the work of the Holy Spirit. My friends, that's the work of God in our life. Kaya sabi ni Jesus, it is better for me to leave you for a while. Sabi niya sa mga disciples, because I will surely come back to you and take you to be with me so that where I am, you will be there also. I will come back to you. Sabi niya, you will experience sufferings and you will even experience death. But don't worry. I have prepared a home for you. So ngayon mga patid, every time you hear the word heaven, define it in this way. It's my home. It will be my home. If I will die today, I'm going home. Right? If anyone will, who is about to die this week, you're going home. Death should not be a reason for you to question God or to be afraid of God. Because death is just our escalator or elevator going to heaven. Let me close with two quotes from two authors, two favorite authors of mine, and both of their names starts with A.W. First one is A.W. Tozer. This is what he said. Religion can perform a person's life, but it can never transform him. Only the Holy Spirit can transform. That's why we are not promoting religion here. There's no religion that died on the cross to save us from our sin. There's only one person, and that person is Jesus Christ. And the Holy Spirit is to bring you to a close, intimate relationship with this Jesus Christ. Though they are equal, the Son of God and the Holy Spirit, but the Holy Spirit is so humble enough that He wanted Jesus Christ to be recognized in our life. So you're not in a religion. We are not proclaiming religion here. We are proclaiming Christ, who alone can change our hearts. Last but not the least, that's one from A.W. Tozer. And the last one is from A.W. Pink. Ito pong sinabi niya. Make no mistake upon this point. The Holy Spirit must first quicken the dead soul into newness of life before the Word obtains any entrance. Sabi niya, kailangan daw ang Espiritu Santo ay galawan ang puso ng isang tao bago paghariyan ang taong ito ng kanyang salita. And thank God, we're able to understand the Word of God because we have a great teacher. At the same time, He is also our comforter, our loving friend, our counselor, the Holy Spirit. So when living means living, that's why we are able to live the Christian life. We're able to live a relationship with God. Because once Christ offered His life on the cross in the will of the Father, and through the power of the resurrection of God, He rose again. And right now, the gospel message of Christ is being impressed in our hearts by the Holy Spirit in our everyday life. Again, that's the work of God.
In Him we live and move and have our being. Let's pray. Father, thank you for such a wonderful truth. And today, Father, I ask the Holy Spirit, I entrust to the Holy Spirit the continuity and the establishment of this sermon to our hearts and minds. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, Espiritu Santo, ang pag-uukit na mga katotohanang aming natutunan at narinig ngayong umaga sa puso at isipan naming lahat, upang sa gayon kami po ay hindi lamang maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tagapagtupad. Upang sa gayon, Espiritu Santo, mapalalahanan mo kami patungkol sa aming inaral ngayong umaga. Sa buong linggong ito, Ama, na ito po ay suriin namin, na ito po ay i-cherish namin, pahalagaan namin, na ito, Panginoon, ay maipamuhay namin. Salamat, Panginoong Hesukristo, ikaw ay naging isang willing sacrifice sa kalooban ng Ama upang kami tubusin sa aming mga kasalanan at iligtas sa puot at galit ng iyong Ama. Kami ngayon ay tinuring na kanyang mga anak. Kami mga ampon na anak. At dahil lamang yan sa iyong tapos ng ginawa sa krus ng Kalbaryo at naselyuhan ng aming kaligtasan dahil sa iyong muling pagkabuhay. Salamat sa pagsugo mo ng Espiritu Santo upang sa gayon ay may makasama kami sa mga hamon ng buhay, sa mga tukso ng buhay at kamunduhan, sa mga lakad namin araw-araw sa buhay pananampalataya. Muli, Panginoon, ang kaluwalhatian at karangalan ay sa iyo lamang sa lahat ng mga pagpapala na iyong pinagkaloob sa aming lahat. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus.